they have this knack for projecting things. And if they work on it really, ngayon 40 na yung outlet ni, yung outlets ni, nanilag yung asawa mo. May gusto akong sabihin pero na lang baka naka nationwide ba ano? Mga taksentro itong mga yawa na to. Wala kang sekreto dito. Well, anyway, truly, basahin ko muna siguro lahat dito, the Transportation Secretary, Arto Tugade, ang sabi ko na bright. He's a billionaire. There are allegations ng contador, ng corruption. He does not have time for that. He does not even know how to count his money. Totoo. And to think that he was, well, of course, an important pillar on sa Delgado Shipping. If you remember that, siya yung tigas doon. No wonder he bloomed into something like a big-time businessman. Billionaire na talaga to. Presidential advisor on peace prizes and is of the rest. Another, ito yung sa high school kami, ito yung valedictorian namin. You know, sa Digos, Digos now is a province. Used to be a municipality. Nung na-expelled ako sa Ateneo, pumunta ako doon sa Curieso. Noon yan, Holy Cross Boys Department. Duresa was tigas. Ito ito magkasunod. Mindanao Development Authority Secretary Abul Alonto. Another pillar of the original Imanelep. Rebuilding na ngayon. Pwede assault dyan kung saan man siya na yan ang mag-bid. Sabi ko, bili ka ng uniforme para ikaw na yung mismo magdala ng gira kung saan saan. Hindi lang dito sa Marawi, tapos naman. Maghanap na naman tayo ng ibang gulo. The officers and personnel of the Cebu Pacific Air. Alam mo, pagbaba ko, yung yellow, that si standard mga empleyado. Dinaanan ko lang. Akala ko ground crew si peripheral vision. Akala ko, ay naka-yelo. Dinaanan ko. So, si Juan, uy! At least promoted ko naman yung ground crew. Matagal ko na yun silang kakilala. Many years ago. Sabi ko nga, ang roots nila, Cebu. Tatay ko is Cebuano. Mga kasama ko sa gobyerno, minamahal ko mga kababayan. Alam mo, kaibigan ko si Lance, I value his friendship. Kaya kung ito lang dalawang pages, mai-insulto yung tao. We waited for you for several hours. Problema, marami pa akong inaasikaso. Coming here, then I saw the soldiers. Dumaan ako out of respect for them. You know, the one statement that I shared with them is that, sabi ko, ikaw bata, anong gusto mong kamatayan? Diabetes? Cancer? Hypertension? Kidney? O mamamatay ka, lumalaban para sa bayan? So, hindi lahat ng tao dito binigyan ng panahon ng Panginoong Diyos. According to Jose Abad Santos, before he was executed in Malabang, Lanao, and he was made to kneel down before the Imperial Japanese Army and asked to swear allegiance to the flag. And he said, no, I will not do that. And yung anak niya, sabi sa kanya, na sige na lang pa, ano ba naman yung mag-share ka lang? And the answer was, sabi niya, hindi lahat ng tao sa mundong ito binibigyan ng panahon para mamatay sa kanyang bayan. Ako gusto ko mag-hero, pero wala namang panahon. Hindi ko na kaya magkarga ng dibumba nga. But I made some heroic
ano, yung mayor ako, pero ayaw ko na lang sabihin dito, baka, sorry, I'm pulling my own chair. But I have my own saga of the story of my life. In my katandaan ko, kayo maniwala dyan na ambisyoso ako. On the dot ako, on the last day of my term, or earlier than that, I'll step down. It's not because of lahat naman tao may ambisyon, pero yung mag-ambisyon ganda doon, you're being pictured to be one sa opposition. When you can invent that kind of scenario for your fellow men, it is ikaw ang may gusto, kayo yung may mga ambisyon, hindi ako. I have never exceeded, I've been elected mayor 8 or 7 times. There was never an instance on any of my term that I exceeded 1 day or 24 hours sa opisina ko. Days before umaalis na ako, ini-install ko na yung vice mayor, you run the city, I am on my way out. Ngayon sinasabi nila na interesado ako mag... What I said, alam mo kasi ang media talaga, I was very careful. I distinctly remember. You know, media, you better listen. Hindi kayo. Pagpasa ninyo sa newsroom, ganun. Sabi ko, if the ship of state is listing, listing is nakatagilid, reviewin ninyo yung tape ninyo. Pag nakatagilid na ang bayan at we are overwhelmed by the forces of the enemy, lahat na, terrorism, rebellions on so many fronts, I will not hesitate to declare martial law. That was in response to your redundant and yung sabi na diktador, sus Mario Josep, di ko ugali yan. I mean, I will serve during my time. Sabi mo mag-ambisyon ako ng be crazy. Look at the, hindi kayong yellow ha, you're not the, ito yung yellow na, yellow, ano, iba yung pagka yellow nila yung sa Bisaya, ano itong putang, ano, sandali. Yung dilaw nila, luspad, yellow is parang patay na nambul, ano na, na, ay, patay naman talaga yung yellow. Magdayan ng yellow, kung mag-Bisaya, tanungin mo, yellow? Kadugay na natunaw at to. Yellow is ice. But these are just people who cannot accept defeat. Ina-intriga ako sa lahat, sa militare, sa, you can ask me if you want, but I will never do that. So yun ang, truly now, the Philippines has ceased to be a country with feed routes. Noon kasi sa panahon namin, estudyante pa kami, it was purely almost an exotic trip to go to the provinces and even to Cologne on and to see the islands of kasama ko mga brad ko sa fraternity. Punta kami ng may mga brad ka doon, so punta ka ng Tawi-Tawi. It's a very beautiful place then. But it has become ugly now because of the trouble that it is causing to the Filipino people. Wala nang feeder routes ngayon. And with the addition of this run, and it's just so near, and yet, truly we have become a commuter. Commuter na lang yan. But, yung una, pumapalag ako, kasi wala nang barko. Wala nang barko na pwedeng masakyan ng mga mahirap. Kasi yung mga mahirap noon, pag gusto nilang pumunta ng Maynila, magdala ng manok, magdala ng bagay-bagay. But you know what? There's always time for everything. A time to be using the system or a time to let it go because it's no longer profitable. And you must remember that it's business. So, sabi ko, matuto na lang ang mga kababayan natin na magsakay ng eroplano. Ayaw mo pa yan?
you travel the Philippines and there's a commuter, almost a commuter train going in all directions. And I have to credit Cebu Pacific for its rise and daling question of management. And of course, talent and enterprise, which the family Gokongwe has. Maniwala kayo, mas kilala ko sila. Kaya with that kind of vision for the country, we have ceased to have the feeder routes, but almost like a commuter. Commuter na talaga ang... The enterprise itself is a commuter thing. And kung sa panahon ko nangyari yan, I would be most happy. Whatever promotes comfort to the Filipino people, yan lang man ang gusto ko sa panahon ng administrasyon ko. I do not, with that short, you need about 10 to 15 years to build really a country, to realize it. But only kung may mga otak ka, pareho kay Lance, kung maglagay ka dyan ng bubo na presidente, hindi ako yun, ha? Putang ina, iba yun. Wala talaga mangyari sa bayan mo. But, you know, there are things which I cannot... You know, marami akong makilala dito. Si Ukaw, nag-abot kami sa San Beda niyan. Eh. 1 year earlier kayo, no? 1 year later kayo. Third or fourth year. I am not the kind na magsalita ng magmura. But I'm forced to do it kasi binabastos tayo ng mga walang hiya. And all because, I said, they just want to have an issue against you and inviting all the ignoramus in the world. Saan ka makakita dito mag-imbestiga ng extrajudicial killing? Tapos pagpunta mo dito, ibibigay ng mga left, pati yung mga sa partido, partidong natunaw, ang tawag ko sa kanila. Yellow eh. Magbigay sa iyo, ang mga gago, ang ipinapakita, at ang binabasa naman, pumapayag, without being circumspect about it, ang binubilang, yung namatay supposedly sa extrajudicial killing. Na hindi mo malaman kung sinong nagsaksak, sinong bumaril, extrajudicial. Having said that, yun lang ang binabasa nila, that there were 10,000 extrajudicial killing. They don't really bother to ask yung the other side of it. Ilan bang pinatay nitong mga hindi man ako nagmumura. Wala nitong pinatay nitong mga tao na to. Those operated drugs. You know, drugs is always an organized crime. It cannot be a singular thing particular to a particular place and person. It has to be an organized, there has to be a conspiracy. Kasi itong drugs has to be cooked. Then there has to be lieutenants or your trusted men who will distribute it to the peddlers, yung basura, tawag nila. Pag wala yung basura, napapabili niyan, siya mo cannot prosper. It will remain in the bodega or in the place where they are hidden, but it could not be a prosperous trade. Kaya lahat ito, they work in tandem. It is always an organized crime. It is a conspiracy. And the rule in law, nandyan mong kami lahat, puro abogado, is that the act of one is the act of all. And second is, they share equally the same criminal responsibility. So, pag reclusion perpetua ka, reclusion perpetua yung... O, di nga sabihin nila, mahirap yung namatay. Oh, I'm sorry. Because when I took my oath of office, I said, I will protect the people and preserve this country.
the Republic. And I will go against all criminals without fear or favor and enforce it equally. Yan ang sa batas. Wala naman akong sinabi na I will enforce the law. Wag lang yung mga mahirap. Apo, kalukuhan yan. Then there is no republic in the truest sense of the word. I thought all the while equality, brotherhood, and solidarity. How do you now explain the incongruity kung haluan mo ng ganon? Now, why? Bakit, mga mahirap, you know the market of Shabo, ma'am? Please listen, mga kapatid ko. I am redundant, repetitive my speeches because those are the headlines that you have peddling kayong media. So yan lang ang sinasabi ni Duterte. Epo, lahat na mag-araw-araw, meron niyang extradition, mayroong EU. Gusto kong mispronounce yung EU eh. EU ninyo. Kailangan ganun eh. Otherwise, selective justice tayo. Then I will be a son of a bitch if I do that. Ngayon, bakit marami ang patay, hindi yung mga mayaman? Diyos ko po, sinasabi ko na sa inyo, ang market ng Shabo are yung mahirap na community. Yung mga mayaman dito, yung mga multimilyonaryo dito, nagsasabihan sa mga yate o nagpupunta yan doon kung saan sa aeroplano, they do cocaine or heroin. But heroin and cocaine are derivatives of a product called the poppy. Marijuana, tapos yung extract niya, yung naging cocaine, then refine it to heroin. Hindi masyadong nakakasira ng utak. Huwag mo lang haluan, dry ganon na marijuana. And everybody has been using it. Almost one-third of yung generation na dumaan namin sa ano. Pati iba, yung judge na yung gago eh. Pero no, mag-hit-hit ng siskwilan. Tapos ngayon, in-appoint ko ng inar pakaswerte itong naka-Amerikana pa. Kaya ganon. Kaya kayo ang tinamaan. A, B, C, D, E, D, E ang pinakamatindi. Doon ang labanan ng pulis. Nagkikian. Napatay siya yung gabing yun. Well, 2 days after, pumunta uli ang pulis because there were reports of almost the busybody nandoon at nagbilihan na naman. Thinking na atras yung pulis because of the incident. Pumunta ang pulis, tinamaan sa ulo, patay. How many policemen I have lost to date? Almost 128. Drug connected. Sundalo, 200 plus. Why? Sa Mindanao, ang laboratorio doon hindi kaya ng pulis pasukin. Pagpasok pa lang nila, ang kaharap nila, M60 mga basuka. They had to call in soldiers. That is why mas marami ang patay na sundalo. Just like Marawi. What started the, what was the flash point? It was during the service of a warrant of arrest against the person there. Sinalubong sila ng putukan na grabe. So they had to call in the Marines. On that day, several policemen died and there were about 9 Marines dead. I was at the airport kung yung dinala na yung mga kadibas. I was there just to show my anger and at the same time yung sympathy. What precipitated that? Di ba drugs? Kaya yung sabi ngayon, hahampas nila itong pulis. O sabi ko, sige. Gusto ninyo? Pwede yan. Sabi ko sa mga pulis, huwag yung makialam dyan.
Mga sundalo, huwag kayong makialam dyan. Customs Police, huwag kayong makialam dyan. Huwag lahat, walang makialam, pwede alam. O sige, tignan natin. 6 months from now. Ngayon, pagka na lumabo na naman ito, sabihin ko itong mga unggoy na to, bumalik kayo dito, sulbahin ninyo ang problema namin. Kayo yung madaldal, pagka hindi ninyo nasulbad yan, tutuloyin ko kayo uli. Yun ang problema sa PDEA. O dito sa Cagayan, ilang tao dito na ginulgol, pati yung babae dito na did she had a chance really to? Parami ng pulis. Sabi ko, walis kayo dyan. You have to cope up with the 2,000 strong PDEA. Sabi nila, hindi mo masyado ano yan. O di okay. Fine. Eh, kung hindi ko nakaya, sino makakaya nito? But para lang ipakita ko na hindi naman tayo extrajudicial killing, extrajudicial. Wala akong inuto sa police na ganun. Ba yung mga mag-rape ka ng bata, mag-rape ka ng babae, kung ayaw police, nandito ako ngayon, ako ang babaril. Totoo. If nobody would dare it, I will pull the trigger. Ay, parang ginagawa tada. Yun, no. Para hindi magalit yung nagbasa nito, basahin ko lang yung paragraph last. Consuelo ba? Para hindi magalit siya. Maya-maya, marami pa naman dyan. Halo yan, taga-Cagayan de Oro pa ang na-assign dito. At 2 pages para okay lang. To give justice to what I am here for. Despite the current situation in Marawi City, Cebu Pacific has seen the promise of what Mindanao can be and can become in the coming years. It is my hope and that its officials and employees will become our partners in effecting meaningful and lasting changes in society. May this launch become a testament that the Filipino entrepreneurial spirit is resilient and bold. Thus, I enjoin our entrepreneurs to make the Philippines a progressive community filled with opportunities for the next generation. Together, let us realize our vision for a safer and more comfortable life for all. To Cebu Pacific, mabuhay ka! Maraming salamat. Balik na naman. Saan nga ako doon? Tangin na matanda na talaga. Yan ang problema dyan. So, tinatabi ko muna lahat. And whether it will get worse or better, I simply do not have the answer. Pero yan ang nangyari. And since you're all, we are all into this thing, we just have to ang mahirap ang hindi naintindihan ng mga tao at nirarali nila yung mga mahirap dyan sa Tondo, extrajudicial killing. Kayo ho ang palengke ng Cebu. Remember that. Wala yan sa Forbes Park. Hindi yan binibili yung basura na pinapakain sa inyo. So, sinasabi ko lang para magkaalaman lahat. Anyway, again, let's go back to, feed the rats lang eh. And it's about twice a week or once a week. Yun ang tinatawag mo ng feed the rats ng mga airline. Ngayon, wala na to. And Cebu Pacific has leading the pack of entrepreneurial boldness. So, salamat sa Cebu Pacific at ang bilis ninyong lumago. Ang bilis ninyong lumaki, the network. And you're flying all over the world. It's not an easy task to do that. You have to requires brain work and everything.
and to make it safe, which is really a very heavy responsibility. So mga taga Cebu Pacific, they deserve also a salute just like the soldiers. Pinatrabaho na ako rin yung jet ko dyan. Hindi ko sinasakyan yan. I have allowed the armed forces to make use of the jet, yung service ng presidente. Sabi ko gamitin na araw-araw. Pinapagamit ko sa kanila yan. Ibigay ko na sa kanila, ako pahiram-hiram na lang dyan. Kung may magpahiram. Kung wala, magsakay ako. Saan po ako nagsakay ng Cebu Pacific? Yung halos nagalit yung piloto kasi ako, magbo-board ako doon sa puwet, likod. Pag ganyan-ganyan ako. Ang problema nitong security, kaya may babae dyan, lalaki. Pag may magtindig, magpunta ng washroom, ito ang mga, pero ba sila? Sobra ka. Magtindig mo rin sila, titignan ka. Di siyempre, ang pasayero mabigla. Tingin lang ganun. Hindi yan takot na patayin ako. Takot yan sila, sumabog yung aeroplano, kasali ako. Pati sila. Alert sila agad. Mayroon mga kakapansin, naging curious. Ay, mayroon, dito, sigaw. Na magtindig mo na ganun ang pasayero. Yung lahat gusto magpasilpi, yan ang problema dyan sa yawa na yan. Lahat na gusto lahat, grupo, tapos, bigger crowd eh. Sila muna, tapos silpi. Di nagpuntahan doon. So, yung aeroplano, medyo ang yung weight nandito na. Kaya gumanon yung aeroplano, gumanon, lumabas na piloto kasi destination hell na yung aming papuntahan, hindi na pababa, pataas na. Go na. Sumigaw yung piloto. Kindly go back. Kaya ako naandala. Instead of making it safe for everybody, as you would have wished to, kung ikaw yung presidente, ilagay mo tuloy sa alanganin. Kaya minsan, naglalangoy na lang kami. Upisa kami ng umaga, dadating kami mga 2 days after dito sa... So that's the story of the Filipino today, where we are. We're doing good. We're doing the stock markets, we're earning yung tinuro ko na was my former chief of police, si Sid sa Davao. Got him to be the customs ngayon. Sa Padilla yan sa noon. Yung nasa Padilla, police rin yun. Sa Davao rin. So hopefully, itong, ako yung guest speaker ng Chamber of Commerce combined. Tinatanong ko, meron pa bang hingian sa BIR? Prangkahan ninyo ako para I can correct thing. Sabi, wala na. Sabi ko sa customs. Sabi ko, lalo na sa customs. Kasi dyan si La Peña, paka-stricto niyan. Paka-stricto niyan taong yan. Wala yung driver ko, police. Nagpahaba ng buhok kasi exempted siya, police eh. Nakita ng chief of police ko, sa harap ko tinawag yung driver ko. Cut your hair and report to me this afternoon. Talagang ganun ka-stricto yan. Kadisiplina. So I know that he's really stickler for, but I've heard that it would require a little bit more time to import now because it has to be subjected to. You have to, we are not up to that kind of thing, but may bagong tao and he wants it that way so that we can earn. We're making good. Ang problema ko na lang is itong terrorism, which is really ISIS. Yung Maote was just the face, yung Maote, ideology ito. So I'm facing that. I have to talk to the NPA still, and there's the droga, which remains to be a serious problem for our country. But all things equal, we're making good.
for making good. Tsaka yung bilib ako noon sa kinuha mo yung ano, kapatala ang mga hindi ka na nakita ng mga gandang babae ngayon, nagtatrabaho na lahat sa Cebu Pacific. Merong akong anak, ito, ayan sa TV, baka magalit yung nanay. Ito walang ginawa ito, ayaw magtrabaho, gusto lang lumigaw ng babae ng lumigaw. Hindi mo na sabihin kung ilang anak niya, basta ito gusto lang. Papuntahin ko dito. Baka may maligawan ng maganda. Huwag din yung sagutin. Pati isinin mo yung buwan, pabalik-balikin nyo dito para kumita yung Cebu Pacific. Mayor, I'm always informal. I do not make speeches. I deliver extreme. Ano lang maabotan ko, yun ah. We are respecting that. Tonight, we're here in the history of Cebu Pacific. And first of all, I would like to greet the pioneers of these airlines who started from ganun. Ay, hindi ako sanay ng ganun. Salita lang na salita. Bahala nang hindi ko makinig. Pagkatapos, I just say thank you and good night. Thank you very much, Mr. President, for your inspiring message. And now, may we request the President for a photo opportunity? May we call on the first batch on stage? May we call on the Cebu Pacific officials to join President Duterte for a photo opportunity? Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon.